Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin at banal naming Diyos, sama na sa amin ay nagmamahal, kami po ay nalayo sa iyo, Panginoong Diyos. At lumakad po kami sa kasalanan, kaya nga nararapat na tanggapin namin ang iyong kahatulan at puot, Panginoong Diyos. Ngunit una mo po kaming minahal, Panginoong Diyos, nung hindi ka pa po namin nakikilala sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na habag ka po sa amin. At ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. At hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa Kanya at nagligtas sa amin na wala kaming anumang ginawa. Kaya nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang biyayang ito. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, at binigyan mo po kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Ngayon umaasa po kami na ikaw lamang ang paglilingkuran namin, Panginoong Diyos, at mabubuhay kami para sa iyong kaluwalhatian at kalooban sa nalalabi naming buhay na ipinapahintulot mo po, Panginoon. Para po magawa ito, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at makapangyarihang mga kamay. Para sa mga churches sa bansang ito at ang maraming mga churches sa buong mundo, pakiusap hawakan mo po ang mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa iba't ibang mga mahihirap na sitwasyon gamit ang iyong biyaya, salita at makapangyarihang mga kamay upang makaakay pa po sila ng maraming mga kaluluwa tungo sa Panginoon sa pamamagitan ng matapang na pagpapatutuo sa Ebanghelyo ng Diyos. Sa Panginoon na nag-aalis din ng aming mga kahinaan, pakiusap po, hawakan at pangunahan mo po kami upang mabuhay kami para sa iyong banal na gawain, para sa iyong salita, at upang magtiwala po kami sa iyo, Panginoong Diyos, sa mahirap na sitwasyon, gamit ang iyong salita, ang iyong makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos. Pakiusap din po, pagalingin mo po ang kondisyon ng kalusugan ng mga may sakit. Bigyan mo po ng sapat na biyaya ang mga nanghihina at ang mga tinutukso upang walang sino man ang matison. At sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kailangang salita ayon sa panahon, sa oras na ito, naway ang Espiritu Santo ang magsalita sa amin at magbago sa aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoong Diyos. Naway magkaroon po kami ng malaking kaaliwan at kalakasan upang mabuhay kami para sa iyong kalooban at kaluwalhatian, Panginoong Diyos, sa aming nalalabing buhay. Sa oras na ito, umaasa lang po kami sa Espiritu Santo. At pakiusap, pagpalain mo rin po ang mga hindi makakapunta sa church at nakikinig lang ng sermon online sa pamamagitan ng parehong biyaya, salita at kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 22 hanggang verse 24. Galatia chapter 5, simula verse 22 hanggang 24. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpapigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Ang nakakahawang sakit na korona na hindi po natin kailanman naisip dati ay talagang kumakalat sa buong mundo. Pero hindi pa rin po ito natatapos at talagang nagpapatuloy pa rin iba sa ating inaasahan. Kaya nga po, nabibigitan tayo. At labis po tayong nanlulupaypay. Maraming mga tao ang nagdurusa
dahil po sa sakit na ito. Ngunit kahit na ang mga taong walang sakit, ay mayroon ding maraming paghihinagpis sa kanilang mga puso. At maging tayo rin pong mga Kristiyano, ay mayroon ding mga pagdurusa sa ating puso na masigit na malaki kaysa anumang physical na pagdurusa at takot na iniisip ng sanlibutang ito. Gayunpaman, kailangan pa rin nating maglingkod sa Panginoon, magkaroon ng fellowship kasama ang mga banal, at malayang maipangaral ang ebanghelyo sa mga hindi paligtas, at maraming mga bagay po ang dapat po nating gawin. Pero nalilimitahan tayo sa maraming mga bagay, at wala tayong kalayaan sa ating buhay ngayon. Kaya nga, nabibigitan tayo dahil sa mga dahilang ito. Kaya nananalangin tayo na sana matapos na ang nakakahawang sakunang ito. At sa tingin ko, bibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Kailangan nating magkaroon ng matatag na pananampalataya at pag-asa na mas nagtitiwala sa Diyos sa gitna po ng lahat ng mga bagay na ito na hindi pa nangyari kailanman sa atin dati. At paalalahanan po natin ang ating mga sarili kung anong uri ng tao ang nararapat sa atin. May labis na pagnanais ang ating puso na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Ang mga hindi pa natin nagagawa dati kung bibigyan pa tayo ng Diyos ng huling pagkakataon. At naniniwala po ako na bibigyan tayo ng Diyos ng huling pagkakataon. Tuwing Linggo po ng umaga, pinag-aaralan po natin patuloy ang mga bunga ng Espiritu Santo ayon sa pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Iniligtas po tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ng biyaya ng Diyos. Siya ang nagbabago ng ating puso at buhay. Araw-araw po ito upang maging banal tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. At siya rin po ang tumutulong sa mga Kristiyanong born again na mabuhay ng buhay na nararapat bilang mga anak ng Diyos. Maaari tayong magbunga ng mga bunga ng Espiritu bilang resulta ng pamumuhay natin alinsunod sa Espiritu Santo. At detalyado po itong sinasabi ng Biblia. Ito pong tungkol sa mga bunga ng Espiritu Santo. Bago tayo naligtas, nabuhay tayo na gumagawa ng bawat uri ng kasalanan ayon sa pagnanasa ng laman na tinanggap natin mula po sa pagkasilang mula kina Adan at ni Eva. Ang mabuti at masamang tao ay lumisan lahat. Lumayo tayong lahat sa Diyos at lumakad pareho sa kasalanan at sumunod sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, sumunod tayo sa pagnanasa ng laman sa harap ng mga mata ng Diyos. Kaya nga sinasabi na nagbunga sila ng bunga ng laman at ang resulta nito ay kamatayan. Pero niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pag-ibig. Ito'y walang bayad at binigyan niya tayo ng buhay ng Diyos at ng Espiritu. At binago ang ating mga puso at buhay sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. At ginagawa tayong mga karapat-dapat na taong papasok sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, sa Mateo chapter 7 verse 17, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Sabi pa po, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Tumanggap tayo ng buhay ng Diyos at Espiritu Santo bilang resulta ng pagka-born again natin. Kaya nga, hindi tayo mga masasamang puno ngayon, kundi mga mabubuting puno. Ang bawat mabuting puno, sabi, ay mabuti ang bunga. Ito ngayon ang bunga ng Espiritu. Ang mga bunga ng Espiritu Santo, ito po ay mga bunga na dapat ipamunga nating mga Kristiyano. Hindi ito mga bunga na kung hindi natin maging bunga ay hindi tayo mag-aalala. Sinasabi po ng Biblia na ang mga bunga ng Espiritu Santo ay dapat na ipamunga. Hindi ang magbunga lang ng ilan na sa siyam na bunga ng Espiritu.
Bawat bunga po ng Espiritu Santo ay napakahalaga at magandang bunga sa mga mata ng Diyos. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat natin itong maging bunga sa ating buhay. Ito pong siyam na ito. At bawat linggo, pinag-aaralan po natin ang mga bunga ng Espiritu Santo gamit po ang talata na binabanggit dito sa Galatia chapter 5, simula 22 hanggang verse 24. Ang mga talata ay dapat na magbunga sa ating puso at buhay. Kaya ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa ikaapat na bunga sa siyam na bunga. At ito po yung pagtsatsaga. Ang mga nauna po ay pag-ibig, kagalakan at kapayapaan at pagkatapos ngayong araw ay pagtsatsaga. Subalit natatakot po ako na baka hindi ko po maipangaral ang kahulugan ng salita ng tama na nararapat sa paningin ng Diyos. Kaya hinihiling ko at ipinagdasal ko po na maipahayag ko po ito ng tama. Sa buong Biblia po, maraming mga salita ang tungkol o nagpapatungkol sa pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay pareho po sa salitang pagtitiis, pareho rin po sa pasensya, katatagan, pagtitimpi, at paghihintay. Ang bunga ng Espiritu Santo ay ang pagtsatsaga. Dahil ang pagtsatsaga ay isa po sa mga katangian ng Diyos. Ang Diyos ay ang matiyagang Diyos. Matiyaga po ang Diyos. Kaya ang pagtsatsaga ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo na dapat po na maging katangian din po natin dahil ito ay katangian ng Diyos. Sa 1 Corinthians 13 verse 4, sabi, ang pag-ibig ay matiisin. At sa 1 John chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ito po ang isa sa pinakamagandang talata at isang mahalagang talata sa Biblia. Hindi lang may masaganang pag-ibig ang Diyos, kundi ang Diyos, Siya ang pinagmula ng pag-ibig at Siya mismo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagpapakita sa atin ng pagtsatsaga. Ang unang katangian po ng pag-ibig ay ang pagtsatsaga. Kaya kung titignan nyo rin sa 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiisin. At sa verse 7, pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay nagsisimula po sa pagtsatsaga at nagtatapos sa pagtitiis sa lahat ng mga bagay. At ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita sa atin ng pagtsatsaga. Dahil ang Diyos ay nahabag po sa atin. Ito ang resulta ng awa ng Diyos. Nais ng Diyos na maligtas ang mga makasalanan, sila, tayo po, na nagdaksil sa Diyos at bumagsak. At ang resulta ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang pagtsatsaga. Kaya nga, ang pagtsatsaga ay isang karakter, katangian ng Diyos. Kaya, tayo pong mga anak ng Diyos ay dapat na tularan ng katangian ng ating Amang Diyos. Ang katangian ng Diyos ay ipinakita sa atin sa sanlibutan bilang isang tao at siya po ay ang Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, pagtsatsaga at ibinigay sa ating puso ang puso ng Panginoong Jesus. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, katangian ng Diyos, ito pong katangian na ito ay dapat nating maging katangian bilang mga Kristiyano. Ito ay napakahalagang katangian ng Diyos. Sinabi ng Diyos na hahatulan niya ang mundo sa pamamagitan ng baha noon at nagbigay siya ng 120 na taon upang ihanda ang daong para sa kaligtasan.
Kung titignan nyo sa 1 Peter chapter 3 verse 20, na noon sabi po ay mga swail, nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang Diyos ay justisya na hahatol sa makasalanan ng mundo. Alam natin hindi niya pinapahintulutan ng mga kasalanan. Hindi niya ito ipagsasawalang bahala, pero hindi niya agad hinatulan ng mundo noon kundi nagbigay siya ng panahon upang maihanda ang daong. Kaya ang 120 years ay panahon ng pagtsatsaga ng Diyos hanggang sa paghukom. Sa panahong iyon, ang mga tao ay nabuhay ng napakahabang panahon, pero tayo'y nabubuhay lang sa mundong ito ngayon ng halos 100 taon. Iyon ay kung mabubuhay tayo ng matagal. Naghintay nang naghintay ang Diyos noon ng mahabang panahon na magsisi ang makasalanan at magbalik sa Diyos. Maging hanggang ngayon, kahit na matagal na panahon na naghihintay na ang Diyos, maraming hindi bumalik sa Diyos. At ang resulta, ang kahatulan ng Diyos ay dumating sa kanila. Ang pagtsatsaga ng Diyos ay ang kahabagan ng Diyos. Ngunit ang mga tao ay hinamak ang habag ng Diyos. At hindi sila naniwala sa pagtsatsaga ng Diyos na naghintay ng matagal na panahon sa panahon ni Noe. Kaya hindi sila nagkaroon noon ng kaligtasan. Ang daong ay larawan ng iglesia at ng Panginoong Hesukristo sa panahon po ng bagong tipan. Sino mang manumbalik kay Jesus ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sino man po, walang diskriminasyon. Sino mang pumasok noon sa daong, masama man o mabuting tao, maaari silang protektahan ng Diyos kapag nasa loob. Gayun din naman, sino man ang magpunta sa Panginoong Hesukristo ngayon ay maliligtas. Ito ang biyaya ng Diyos. Ngunit, iilan lang ang nagpupunta sa Panginoong Hesukristo at iilan lang ang nag-iisip ng pagtsatsaga ng Diyos at ng biyaya ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin po sila lumalapit sa Diyos. Subalit naghihintay po, nagtsatsaga ang Diyos. At ang kung sino man ay lumapit sa Kanya, tatanggapin siya ng Diyos. Ngunit wala ito sa isipan ng mga tao, yung pagtsatsaga ng Diyos, yung Kanyang biyaya. Subalit ang Diyos, matyaga po siya na naghihintay. Tingnan po natin sa Roma, Chapter 2, Roma, chapter 2, verse 4. Roma, chapter 2, verse 4. Babasahin ko po, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sinasabi po ng Biblia na talaga pong magkakaroon ng puot at kahatulan ng Diyos, at may habag din po ang Diyos. May kabutihan ng Diyos na tumatanggap ng makasalanan at ang habag ng Diyos na may pagtsatsaga para sa lahat ng mga tao. Sabi dito na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya hinihiling ng Diyos na ang lahat ng tao ay magsisi at manumbalik sa Kanya upang sila po ay maligtas. Dapat nilang malaman ang pagtsatsaga at ang habag ng Diyos. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan. Pagtitiis at pagtsatsaga, sabi po, hindi pinaparusahan ng mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan, kundi dahil hinamak nila ang kayamanan ng kabutihan ng Diyos na matagal nang nagtitiis. Tinanggihan nila ang habag ng Diyos. Bilang resulta, parurusahan sila. Sa verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Nagtitiis po ang Diyos ng mahabang panahon at nagpatawad siya ng mga kasalanan. Ngunit sinabi ng Diyos na ang kanyang puot at kahatulan ay para sa mga tao po na humahamak patuloy sa kanyang pagtsatsaga. Kaya nga paano tayo maliligtas kung walang pagtsatsaga ang Diyos? Nung sumuway po si Adan sa salita ng Diyos at nung tinanggap niya ang kasinungalingan ni Satanas sa halip na yung sinabi ng Diyos,
ganap po siyang naging masama. Pinalayas po sila sa halamanan ng Eden, ngunit hindi sila agad pinarusahan ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay may plano upang iligtas ang bumagsak na makasalanan. Pinili niya ang bayan ng Israel at ipinakita sa atin sa pamamagitan po ng kasaysayan kung ano ang kaligtasan ng Diyos. Sa pamamagitan naman ng Panginoong Hesus, ang tanging anak ng Diyos na tumanggap ng kahatulan at sumpa na dapat ay sa tao mapunta. At na isa katuparan ng Panginoong Hesus ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkuha sa kasalanan ng mga tao. Ang Diyos po ay talagang matiyaga sa loob ng mahabang panahon na ipinapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya kung walang pagtitiis ang Diyos, walang sino man po ang maliligtas. Tama po ba? Kaya nga, ito ang sinasabi rito na ang hamakin ng pagtiyaga ng Diyos ay isang malaking kasalanan na maring magawa ng tao at sila'y mapapahamak. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Sinasabi na ang Panginoong Hesus ay umalis at siya'y magbabalik. Ang mga unang Kristiyano noon ay masigasig na naghintay sa muling pagdating ni Hesus. Ngunit ngayon, may nagsasabi. Sabi niya, bakit hindi pa dumarating si Hesus? Bakit hindi pa siya mas mabilis na dumating? Ang sagot, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Maging sa ngayon, marami pong tao, sabi nila, bakit hindi pa dumarating si Hesus? Ngunit paano natin malalaman kung babalik ba siya o hindi? May ilang mga tao na hindi alam kung ano ang kayamanan ng pagtitiis ng Diyos. Ano ang mangyayari sa atin kung walang pagtiyaga ang Diyos? Kaya nga sa verse 9, kundi matiyaga sa inyo. Bakit? Na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak? Kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya dahil po sa pagtiyaga ng Diyos at paghihintay na walang sino man ang mapahamak, na ang lahat ay dumating sa pagsisisi, kaya hanggang ngayon hindi pa po siya dumarating. Maging sa ngayon, ang Panginoon hindi pa po dumarating. At ang araw ng muling pagdating ng Panginoon, ito rin po yung araw ng paghuhukom. Ito rin po yung araw ng katapusan ng panahon ng biyaya. Bakit pa hindi dumarating ang Panginoon? Sagot, dahil nagtiyaga siya hanggang ngayon. Pero tandaan natin, hindi hanggang saan siya magtitiis, alam niyo po, mayroon pong limitasyon din ang pagtiyaga ng Diyos. Kapag dumating ang panahon iyon, kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo, lahat ay bibigyan ng pagkakataong manampalataya sa ngayon. Subalit, kapag dumating na yung naipangaral na lahat, yung Ebanghelyo, ang paghuhukom ay talagang darating. Ngayon po, ang Biblia ay naisali na sa higit sa 3,000 wika at naikalat na sa buong mundo. Kaya nga, hindi maidadahilan ng maraming mga tao na hindi nanampalataya dahil hindi raw sila nakarinig ng Ebanghelyo. Hindi na po, dahil ang Ebanghelyo ay ikinakalat na sa maraming pamamaraan. Minsan sa pamamaraan po ng babasahin, minsan sa pamamaraan ng pangangaral. Kaya ang Ebanghelyo po ay talagang ganap ng naipapangaral sa iba't ibang pamamaraan. Sino mang humahanap ngayon sa katotohanan ay maaaring mapagtanto niya ang biyaya ng Diyos. Ito ang panahon kung kailan matiyagang naghihintay ang Diyos upang ang Ebanghelyo ay maipangaral sa buong mundo. Kaya ito rin po ang panahon na ang espesyal na biyaya ng Diyos ay nariyan lamang na tayo ay maliligtas at nasa huling mga araw na po tayo. Naniniwala pa rin ako na ang pagtiyaga ng Panginoon ay hindi pa po tapos, na binibigyan niya tayo ng pagkakataon pa na maipangaral ang Ebanghelyo sa mga hindi paligtas. Kaya habang nananabik tayo sa Panginoon na magbabalik, dapat nating asamin ang araw na iyon habang nasa banal na pag-uugali at pagiging makadiyos tayo. Kaya sa 2 Peter chapter 3 verse 15 sabi po, at inyong ituring ang pagtiyaga ng Panginoon bilang kaligtasan. Nagtitiis ang Diyos sa mga hindi paligtas.
Ang isang araw sa Panginoon ay tulad sa 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kung hindi natin ito mapagtatanto, mabubuhay lang tayo sa mga nakikita at mga hindi tunay na bagay. Mabubuhay lang tayo sa kasalanan at patungo tayo sa walang hanggang impyerno. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 1:15, upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Bakit po? Dahil noon inusig po ni Pablo si Kristo sa pamamagitan ng pagpapahirap niya sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sabi niya, kahit na nung una ako'y isang lapastangan, manguusig at mang-aalipusta. Yan ang sabi niya sa verse 13. Kahit na ako ay makasalanang mapupunta sa ilalim ng impyerno para sa pagkawasak. Sa verse 16, ngunit dahil dito, sabi niya, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sumasampalatay sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Isang makasalanan na dapat na mawasak, ngunit ipinakita sa akin ni Jesucristo ang pagtsatsaga. Nang ipakita ng Diyos ang kahabagan at iniligtas ako. Ito ang kahabagan ng Diyos. Kalaunan, naging halimbawa si Apostol Pablo sa mga nananampalataya sa Panginoon at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinakita po niya sa atin sa pamamagitan ni Pablo na kahit sino mang makasalanan ay maaaring maligtas. Sino mang makasalanan, ang pangunahing mga makasalanan ay naligtas. Ngunit sino ang hindi maaaring maligtas? Namamatay sila dahil tinanggihan po nila ang habag ng Diyos. Hindi dahil sa nagkakasala sila. Ang habag ng Diyos ay ang pagpaparaya sa sino mang makasalanan. At isang bagay pa, sa 1 Corinthians 11 verse 1, sabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Si Pablo na pangunahin sa mga makasalanan, naligtas siya. Nagpapasalamat si Pablo sa dakilang biyayang iyon at sa kanyang buhay na nagbibigay sukli sa biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ngayon ni Pablo ng halimbawa kung paano ipapamuhay ang buong buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Tayo rin ay gaya noon ng mga makasalanan din, mga makasalanan na nakatakdang mawasak. Ngunit gaya ni Pablo, naligtas din po tayo sa pamamagitan ng biyaya at kabutihan ng Diyos. Hindi lamang tayo naligtas, kundi tulad ni Pablo at mga banal na nauna sa atin, dapat po nating sundin ang halimbawa ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat ay kumuha tayo ng halimbawa. Ito ay ang halimbawa ng ano po? Halimbawa ng pagtsatsaga. Ito ang katangian ni Kristo. Nais niyang ipaunawa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nais din niyang ibigay sa atin ang buhay ng Diyos, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ng Diyos, ang itanimang katangian ng Diyos sa atin. Kaya nga, bilang bunga ng Espiritu, ang bunga ng pagtsatsaga ay dapat ding maisakatuparan sa ating puso at buhay. Ang pagtsatsaga na ito ay ang katangian ng Diyos. Katangian nito ni Kristo at ang katangian na dapat nakapaloob sa mga tunay na Kristiyano. Ang mga Kristiyanong naligtas sa pamamagitan ng pagtsatsaga ng Diyos ay dapat natularan ang katangian ng Diyos na ito. Dapat maging tulad ka ng Diyos. Kaya ang pagiging matyaga ay ang katangian ng Diyos na dapat nating tularan. Subalit hindi po madali ang maging matyaga. Kaya ang pag-ibig ay matiisin, pinapasan ito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay, 1 Corinto 13, versikulo 4 at 7. Kaya may pagtsatsaga. Ang katangian ni Kristo ay unang nabubuo sa ating puso sa pamamagitan po ng fellowship. Kaya hindi ka dapat na magtiis ng matagal ng nag-iisa. Dapat nasa loob ka ng fellowship.
Kung walang mga makasalanan, bakit mayroong pagtsatsaga ang Diyos? Ngayon, tayong mga naligtas na ay naniniwala na ang katangian ng pagiging matyaga ng Diyos ay dapat na unang maisakatuparan sa atin sa pamamagitan po ng fellowship. Dapat na maging matyaga ang isang Kristiyano sa kanyang sarili. Sa mga brothers at sisters, sa anumang sitwasyon, kay matututunan ito sa fellowship. Subalit hindi dapat ito gawin ng madalian. Hindi ka dapat kumilos ng madalian, kundi dapat nariyan lagi yung pagtsatsaga. Matyaga sa iyong mga brothers at sisters. Kaya napakahalaga po ng pagtsatsaga. Ano mang mayroong sitwasyon tayo, lagi dapat tandaan natin ito pong pagiging matyaga. Huwag padalos-dalos. Huwag pong magmadali. Kundi dapat, maging matyaga po tayo sa lahat. Pagiging matyaga sa mga brothers and sisters ay napakahalaga. Tingnan natin 1 Thessalonica chapter 5 verse 14. 1 Thessalonians sa chapter 5 po verse 14, babasahin ko po. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ng mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging matiisin kayo sa lahat. Ngayon po, may mga lumago na sa pananampalataya sa church. Subalit, mayroon din pong mga napakabata pa. Sa church, may mga malalakas. Sa church, mayroon din pong mga mahihina. May mga naligtas na, ngunit hindi pa rin naaalis ang maraming problema. Ligtas na, subalit marami pa rin problema. May mga taong hindi pa rin sigurado sa kanilang kaligtasan, kaya't mayroong maraming problema sa buhay. Sabi dito, mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ng mga tamad. Ang mga tamad, tumutukoy ito sa mga hindi namumuhay ng maayos bilang mga Kristiyano. Sabi, pangaralan, isinasamo, at palakasin ang mahihinang loob. Patuloy na palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya at ang mga mahihinang loob sa pamamagitan po ng biyaya at ng salita ng Diyos. Kaya yun pong mahihina, sa halip na sigawan, sawayin, at ipangalandakan ng kanilang mga problema, sapagkat mga bata pa sila, natural may mga kahinaan. Kung sasawayin at sisigawan mo ang mga taong may mahinang pananampalataya, eh talaga pong babagsak po sila. Kaya nga sabi, alalaya ng mga mahihina. Kapag ang bahay ay may mga maraming miyembro ng pamilya, halimbawa po, naroon ang lola na may demensya. Kasama rin yung mga bata na malilikot, mga pasaway. Kasama ang mga isip bata. Ngunit, kailangan mo silang alagaan lahat na may pag-ibig. Kaya, alalayan ng mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat, sabi po. Na may puso at pag-ibig ng isang ina na nagsilang. Alalayan ng mga mahihina, maging matiisin kayo sa lahat. Gaya ng nanay na nagtitiis sa pagpapalaki ng marami niyang anak, dapat mong alagaan, aliwin at hawakan silang lahat. Maging matiisin kayo sa lahat. Ang mga taong ito ay partikular na tumutukoy sa mga kapatiran sa church. At ito po ay napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Kaya maging matiisin kayo sa lahat. Sa Efeso chapter 4 verse 2,
Sabi na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Sabi na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. Walang sinuman ang dapat pong maging mapagmataas sa church. Gaano naging mapagpakumbaba ang Panginoon? Isipin po ninyo. Sapagkat alin ang higit na dakila? Sabi niya, ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Yan ang sabi ng Panginoon sa Luke 22 verse 27. Hindi niya hinihiling na paglingkuran siya, kundi upang paglingkuran niya sila bilang isang alipin. Kaya maging ang mga paa ng kanyang mga alagad, talaga pong hinugasan niya. Ang kapakumbabaan ay pinakamataas na katangian. Ang pagtsatsaga, alam niyo po, at ang kapakumbabaan, sila po ay iisa lamang. Hindi maaring makamit ito ng mapagmataas na tao. Kaya dapat may kapakumbabaan. Kaya gaya ng sabi dito sa Efeso 4 verse 2 na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Bakit hinihingi sa ating magparaya sa isa't isa? Sapagkat may mga bagay na hindi ko kayang pagtiisan. Subalit ang pag-ibig ay matiisin. At dahil may mga bagay na hindi kayang mapagtiisan, dapat tayo ngayon magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Subalit may nagsasabi, ay, naiinis talaga akong makita yung taong yan. Sabi pa niya, ayaw ko nang lumapit dyan. Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Ayaw ko nang pumunta sa church dahil sa taong yan. Ang ganito pong tao ay hindi alam kung ano ang kabutihan at pagtsatsaga ng Panginoon. Kung isa kang taong sinasamahan lamang ang gusto mo, anong klaseng fellowship po iyon? Sa fellowship, dapat nating tanggapin ang isa't isa na may bukas na pag-iisip. Ang isang Kristiyano ay dapat na magkaroon ng katangiang nalalaman kung paano maging matiisin at matiyaga sa iba sa kahirapan at pagdurusa man. Gayon rin po ang pagsubok at kapagtian. Kaya dapat kang matiyaga sa anumang mga kahirapan at pagdurusa na kaharapin mo po sa buhay. Isa pa, dapat mong patawarin ang iba bagaman nakagawa sila ng mali sa iyo. Ang pagtitiis po ay tumutukoy sa pagpapatawad na may bukas na pag-iisip. Kaya nakasulat po sa Colossians 1:11, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may galak, sabi po. Yan ang sabi dito sa Colossians 1:11. Sino ang nagpapalakas sa atin na may buong kapangyarihan? Sabi, ayon sa kanyang maluwalhating kapangyarihan, na may pagtsatsaga at pagtitiis na may kagalakan. Ito po ang Espiritu Santo. Ang pagtsatsagang ito ay bunga ng Espiritu Santo. Wala tayong ganitong uri ng pag-iisip. Sinusubukan natin itong tiisin ng panandalian, ngunit hindi natin ito kaya. Paano kung hindi mo ito kayang pagtiisan? Ang pagtsatsaga natin ay maiksi talaga. Para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga, sabi po. Kaya mangyayari lamang po ito sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga. Tignan din natin Colossians chapter 3, verse 12 naman po, verse 12 to 13. Colossians chapter 3, verse 12 to 13. Babasahin ko po, verse 12 to 13. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katsagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kaninuman, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin.
Sabi po, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. Bilang mga hinirang ng Diyos na banal na nagligtas sa atin, dapat natin ngayong isuot ang maamong kahabagan, kabutihan, kapakumbabaan, pagtsatsaga. Dapat tayong magkaroon ng ganitong katangian sa atin pong sarili. Maging ang dukha ay magandang tignan kung nakasuot siya ng maayos na damit. Tama po? Kaya maging tao, suot si Yesu Kristo na binihisan po ng katangian ng Diyos. Kaya kahit yung pulubi, kapag nagamitan na po, talagang nag-iba ang kanyang itsura. Kaya sabi, at kung ang sino man ay magreklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya kung mayroon mang makagawa ng mali sa iyo, may reklamo laban sa iyo, dapat magpatawaran sa isa't isa. Dapat kayong magpatawad at magpatawad muli. Ganyan po ang pagtsatsaga. Kung anong pinatawad kayo ng Panginoon, sabi po, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ang ibig sabihin po ng pagtsatsaga ay ang maghintay hanggang sa huli. Alam niyo po, naging matyaga ang Diyos sa mahabang panahon para po sa ating mga makasalanan. Ipinagkaunulo siya ni Judas at sinubukan siyang ipagbili. Ngunit alam niyo po, nagtiis pa rin ang Panginoong Hesus ng mahabang panahon. Pinigilan niya ito hanggang sa huli, hanggang sa huling pagkakataon. Ngunit anong ginawa ni Judas? Tinanggihan niya ang pag-ibig hanggang sa huli. Hindi natin kayang maging matyaga sa mahabang panahon. Kadalasan, naghihintay lang tayo ng saglit at pagkatapos sasabihin, hindi na ako makapaghihintay pa. Ito ang oras kung kailan nahahayag ang tunay nating pagnanais. Sa 1 Pedro 2:19, sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos, ay nagtitiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Ngunit kung kayo gumawa ng mabuti, at kayo nagdusa dahil dito at inyong tinanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang sabi sa verse 20. Opo, syempre po. Kung gumawa kayo ng mabuti at nagdurusa, dapat po ninyong maunawaan na ito po ay kalooban ng Diyos. Walang dapat na ireklamo tungkol dito. Kung may gumawa ng mabuting bagay at walang nakapansin dito, o hindi ito naunawaan ng iba at tinugunan pa ito ng hindi magandang paraan o pamamaraan, magagalit sila at sasabihin nila, ayoko na. Tingnan din natin, Roma chapter 15, verse 5, Roma 15, versikulo 5 at 6. Romans chapter 15, verse 5 hanggang verse 6. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tignan din po natin sa verse 7, Roma 15 verse 7, kaya't tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi po, Diyos ng pagtitiis at kaaliwan. Tama po, ang Diyos na may pagtitiis, na nagbibigay ng aliw sa makasalanan, na tinanggap ang mga makasalanan upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Ang pagsunod sa pag-ibig ng Diyos na nagtiis ng mahabang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sabi dito, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag titignan natin ang loob ng church, sinasabi nila na sila'y brothers at sisters. Ngunit,
May pagkakaiba sa pananampalataya. Personalidad, pag-iba na pagkakaiba ng pag-iisip, kaya may mga bagay na hindi talaga tugma. Iyon ang problema. Kaya nga malayo sila sa isa't isa, nagtatalo sila, at kinapupuutan ang isa't isa. Hindi po ito yung makatwiran. Ito ay dahil hindi nila kayang maging matyaga ng mabahabang panahon, kaya nangyayari. Sapagkat kulang sila ng katangian ng pagtsatsaga, matiisin. Kasi sabi, upang kayo ay may isang pag-iisip, sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Philippian Church po ay ang lugar kung saan nagsisikap ng mabuti yung mga kapatiran noon. At mula po sa kanila, ang mga sisters ay may mga nakamamanghang sigasig. Noong siya, isa sa kanila ay naligtas, si Lydia, dinala niya ang mga alagad at ang kanyang mga kasama sa kanyang bahay. At dahil doon, nagsimula po ang church ng Filipos sa bahay ni Lydia. Si Lydia ay mga ngalakal ng mga telang kulay ube, at sa lugar na pinagtatrabuhuan niya, maraming mga sisters ang nagtutulong-tulong, at magkakasama po silang naligtas. Kaya talaga pong nagtatrabaho sila ng gusto, ngunit may mga sister na kasamang gumagawa para sa ebanghelyo yung nagtatalo-talo. Kung minsan ang mga masisipag na mga kapatid ay nagtatalo sa isa't isa. Sabi nila, bakit hindi ka tumutulong sa ginagawa ko? Bakit ka gumagawa ng gulo? Bakit hindi mo napapansin ang dami kong ginagawa? Ganito ang mga sinasabi nila. Kapag ganyan, pagyayabang po iyan. Hindi nila ito ginawa ng may pag-ibig. Pinilit nila ang sarili nilang kaisipan. Kapag pinagbibigyan natin ang bawat isa ng may malawak na pangunawa at pag pinagtsatsagan ito, mayroon tayong iisang kalooban, iisang isipan, iisang bibig. Sabi, iisang bibig na tumatawag tayo sa iisa at tanging amang Diyos. Tama po ba? Kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ganoon dapat naluluwalhati ang Diyos. Hindi po yung puro pagpunas sa iba. Hindi ito isang karangalan o kaluwalhatian sa Diyos Ama natin. Kaya sabi, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tinanggap niya tayong mga makasalanan. Kahit hindi tayo nararapat, tinanggap pa rin niya tayo at niluwalhati niya ang Diyos. Tama po? Kaya gaya rin naman niya, kaya tanggapin niyo ang isa't isa. Tanggapin niyo ang isa't isa. Dapat nating tanggapin ang isa't isa. Paano? Sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Ang pagiging matyaga ay tiyak na mahalaga talaga po sa ating buhay Kristiyano. Kung titingnan niyo po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Sinabi ni Pablo sa kanya, ipangaral mo ang salita na may buong pagtsatsaga, magtuwid ka, manaway ka, at magturo ka. Kaya kailangan ng tiyaga upang maipangaral ang ebanghelyong ito at maligtas sa mga nawawalang kaluluwa. At kailangan din natin ang pagtsatsaga para sa pagtuturo at pagsaway sa mga Kristiyano na may buong pagtsatsaga po. Lalo na po ang mga pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos, talaga pong kailangan nila ng pagtsatsaga. Pagtsatsaga po sa lahat ng bagay. Kaya hindi po dapat ipakita ng pastor yung kanyang likas na ugali at personalidad. Ang mga taong nagpapakita ng kanyang ugali ay maiksi talaga ang pasensya. Kung may problema, hindi nila ito matatagalan. Huwag pong ganun. Ginagawa po ba yan ng Diyos? Hindi po. Ginawa ba yan ng Panginoong Hesus ni Apostol Pablo? Dapat maawa kayo sa mga mahihina at sa mga natitisod. Kung ang pagkain ko ng karne, sabi ni Pablo, ay nakakapagpatisod sa isang kapatid, hindi na ako kakain ng karne sa buong buhay ko. Gayunpaman, dapat kayong maging gaya ng isang ina na
Nagpapalaki po at nag-aalaga ng mga bata ng may pagmamahal. Ganyan po ang pagtiyaga. Maribana ang isang nanay na nagpapalaki ng anak, ay pinapalo ang anak, at pagkatapos tinatakwil ang anak dahil yung anak niya ay parang matigas ng ulo at walang pakundangan. Hindi po ganun kasi bata pa nga yung anak. Kaya sabi ni Pablo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak, dapat baguhin ng mga Kristiyano ang ugali nila sa na maiksi ang pasensya at hindi makapagtiis. Talaga pong napakahalagang baguhin natin ang ganyang ugali. Alam niyo po, ang taong maiksi ang pasensya at mainitin ay kayang baguhin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dapat po talaga itong mabago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang mga taong gaya po ng leon o di kaya tigre, dahil sa Espiritu Santo ay magiging parang maamo gaya ng tupa. Kaya kailangan po ito. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mababago po tayo. Kaya kung titignan niyo po sa Kawikaan 15 verse 18, ang mainiting tao ay nag-uudyok ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Ang tao pong madaling magalit ay madaling napapaaway. Gusto mo ng away? Sabi niya. Away tayo! Wala silang ingat sa pagsasalita at minsan ay nagkakasakitan pa. Hindi maaari, hindi po yan tama. Iyan po ay ang tigre at leon, napakabangis. Kung titignan niyo po, nakita ni Juan na taga-bautismo ang Panginoong Hesus noon at sabi niya, hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin. Sabi ni Juan taga-bautismo, ang nakita mong, idinagdag niya, ang nakita mong bababaan ng Espiritu at mananatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo at nakita at pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Kaya narito ang kordero ng Diyos. Nakita ko ang Espiritu na bumabang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Yan ang patutuo ni John the Baptist tungkol sa Panginoong Hesukristo. Isipin niyo po yung tupa na bigla na lang naging leon, o di kaya ang tupa ay umungal gaya po ng tigre. Ang kalapati ay magugulat at hinding-hindi po yan dadapo sa kanya. Ang Espiritu Santo ay mapagpakumbaba gaya po ng inahilin tulad ito sa kalapati. Kaya nga, maamo. Kaya maging sa mga awit, sabi po, if people are as kind as doves, sabi po. Sa Kawikaan 14:17, ang taong magagalitin ay gumagawang may kahangalan. Ang taong magagalitin, sabi po, nagpapakita ito ng kanyang hangal na pag-uugali. Isa itong kahangalan yung pagiging magagalitin. Sa Kawikaan 19 verse 11, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kalulatian na di pansinin ang kamalian. Kaya likas na sa Diyos ang mabagal sa pagkagalit. At ito po ay wisdom o karunungan. May iba po na basta na lamang sumisigaw, especially kapag sila po ay nagagalit. Pagkatapos po, nagpapakawala ng kung anumang mga salitang nakakasakit. At kapag medyo kumalma na, sasabihin niya, unawain mo ako, madali kasing uminit ang ulo ko. Anong ibig sabihin mo? Pumasok ka sa kwarto mo at sinigawan mo ang sarili mo. Huwag mong sisigawan ng iba at idadahilan mo na kasi mainitin ang ulo mo. Kaya ang pagkamainitin ng ulo mo ay dapat maitama. Sabi, kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalinan. Kamalian. Pansinin. Huwag pansinin ang kamalian.
Subalit hindi niya makalimutan ang mga maling nagawa sa kanya ng iba at nagagalit siya. Hindi po yan ginagawa ng Diyos. Kaya kanyang kalulatian na di pansinin ang kamalian. Di pansinin ang kamalian ng iba. Isa ito ngayong kagalakan, ang patawarin ng iba. Kaya napagtagumpayan ko ang sarili ko, purihin ng Diyos kapag nangyari ito sa iyo. Ganyan ang puso na puno ng Espiritu Santo. Ang taong malakas ang personalidad, siya po ay makakatagal lamang ng ilang segundo at nananahimik ng ilang minuto. Hindi niya ito matatagalan at nakakagawa siya ng malaking bagay. Hindi siya, maring hindi siya magiging masaya buong buhay niya kapag ganun siya. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Subalit sa Kawikaan 19 verse 19, sabi, ang taong may malaking puot sa parusa ay pagbabayarin, sapagkat kung iyong iligtas siya, muli mo lamang iyong gagawin. Kaya ang taong may malaking puot, sabi po, sa parusa ay pagbabayarin. Ang pagkamainitin ng ulo, maiksing pasensya, ay makakasira po ng masayang pamilya at magpapahirap sa kanila sa natitira nilang buhay. Kaya may kasabihan, sabi nila na ang pagtsatsaga o yung pasensyoso ay nakakatulong. Alam niyo po, may alam po akong nakakatawang kwento. May isa pong lalaki noon, siya po ay umalis para sa isang business trip at nung siya po ay umuwi kinagabihan, nadatnan niya ang kanyang asawa na may katabing natutulog na kalbong lalaki. Kaya nagalit po siya at inisip niya, may ginagawang masama ang asawa ko. Kapag wala ako, may ginagawa siyang masama. Kaya lumabas siya at dinala ang palakol para patayin silang dalawa. Ngunit naalala po niya yung pong kasabihan na ang pagpapasensya ay may pakinabang. Kaya pinag-isipan niya ng buong magdamag. Sabi niya, pagpapasensya, may pakinabang. Pagkatapos po, noong madaling araw na, nagising po yung kalbong lalaki. At nakita niya ito, yung kalbo, ngunit ang taong iyon pala ay hindi lalaki kundi yung kanyang hipag na nagpakalbo dahil ito po ay umalis sa bahay at pumunta sa templo upang maging isang monghe. At umuwi siya para makita ang kapatid niya. Pagkalipas po ng matagal na panahon. Ngayon, ano kaya ang nangyari kung ang lalaking ito ay pinatay silang dalawa habang natutulog? Kaya ang kwentong ito po ay magandang paghahalintulad o illustration para maipaliwanag na gaano man may galit sa iyo, kailangan mong magpasensya. Kahit isang segundo. Kesa Kawikaan 12 verse 18, mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ng dala. Kaya kapag ang isang tao ay nasugatan ng kutsilyo, gumagaling ito. Pagkalipas po ng ilang sandali, ngunit kung nasaktan mo ang isang tao sa salita gaya ng pagsugat ng kutsilyo, ang sugat po ay nananatili sa puso niya buong buhay. Ito ay ang pagpatay ng kanyang pagkatao gamit ang salita. Sa Santiago chapter 1 verse 19 to 20, tingnan po natin, Santiago chapter 1, verse 19 po hanggang verse 20. Santiago chapter 1, verse 19 to 20. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Alam niyo po, meron po tayong dalawang tenga at isang bibig. May mga nagsasabi na ibig sabihin nito, dapat mas makinig ka at kaunti lang ang pagsasalita. Kasabi ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit.
Ang pagiging marahan, ibig sabihin po ay pagpipigil sa galit. Kailangan lang nating magpigil sa loob ng kahit ilang segundo lamang. May taong naghahayag ng lahat ng bagay kapag mainit ang kanyang ulo at nagbabago ng kulay agad kapag hindi maganda yung mood. Maging ang ibang pastor din po ay matindi kong magalit. At may mga sandaling takot ka na lumapit sa kanya kahit ilang saglit lang. Kaya dapat maging mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya dapat maging maingat po tayo dito. Ang kaharian at ang kalooban ng Diyos ay natupad na, ngunit ang galit ay sumisira ng katwiran ng Diyos. Ngunit minsan inaakala ng pastor na tama ang ginagawa niya. Pinapakita niya ang ugali niya maging sa kanyang mga sermon. Hindi po dapat ganito. Hindi niya dapat gawin ito. Kung hindi niya kayang kontrolin ang pagsasalita niya at ang galit niya, makakagawa siya ng kasalanan at higit pa. Ang mga salitang nabigkas na ay hindi na pumababawi pa. Kaya wala nang silbi kahit na magsisika sa huli. Kaya sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9, sabi po, "Huwag kang maging magagalitin." Nagmamadali, hindi mapigil ang nararamdaman, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal, sabi po. Ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal, hindi sa taong may karunungan. Kaya yan po ang sabi sa Ecclesiastes 7 verse 9. Ang galit, naninirahan sa dibdib ng mga hangal. Sa taong may karunungan, hindi ito nangyayari. Ngayon, tingnan din natin sa Efeso chapter 4, verse 26 hanggang 27. Ephesians chapter 4, verse 26 hanggang 27, "Magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo." Sabi po, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Maari tayong magalit, ngunit huwag magkasala. Ibig sabihin, kahit pa po na may mga bagay na ikinagagalit mo, huwag kang magkasala at huwag magsalita ng walang ingat at huwag magalit agad. Maari kang magalit, ngunit huwag kang magkasala. Ang pagsasalita ng walang ingat o ang pagpapakita ng galit ay kasalanan. Kaya huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, kung galit ka, dapat palipasin mo ito agad. Sa paglubog po ng araw, ang ganoong damdamin ay dapat wala na po. Bakit? Ang taong kumikimkim ng sama ng loob, ang taong namumuhi sa iba at sinusubukang lutasin ito sa ganoong puso, ang puso niya ay hindi matatahimik. Kaya nga, sa mga lumang comic book, ang karaniwang linya ng mga taong hinahanap ang kalaban nila ay, "Hahanapin ko siya saan man siya magpunta," sabi po nila. Gusto lagi nilang gumanti, ngunit sa huli sila ang unang namamatay. Ang pagpapatawad ay nasa puso ng mga taong may karunungan. Kaya sabi po, magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Dinagdag pa, huwag hayaang lubugan ng araw ng inyong galit, ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Inuudyukan po ng Diablo ang ating damdamin para kalabanin ng iba. Sinasabi niya, kausapin mo siya, sigawan mo. Magmumukha kang tanga kapag wala kang ginawa, sabi niya. Ganito tayo ginagamit ng Diablo. Kaya ang mga taong walang ingat ay madaling magamit ng Diablo
at kaagad nilang binibigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kaya sabi dito, huwag bigyan pagkakataon ng Diablo. Ang Diablo ay laging naghihintay po ng kanyang pagkakataon. Kaya huwag po natin siyang bigyan ng pagkakataon sapagkat sasamantalahin niya ito para magamit tayo. Kaya mag-ingat po. Ang mga Kristiyano ay kailangan na magbunga ng mga bunga ng Espiritu. Pagtiyaga. Napakahalaga nito sa tuwing mayroong kahirapan at mga pagdurusa. Kapag tayo ay nasa kaguluhan at pagdurusa, kailangan tayong magbunga ng bungang ito ng Espiritu Santo. Ang bunga ng pagtiyaga. Lagi po tayong nakikita ng Diyos at nalalaman po niya. Alam niya kung anong uri ng kahirapan, pag-uusig at mga pagdurusa ang ating mga pinagdaraanan. At mayroon siyang gagawin sa mga iyon para sa atin kung magtitiwala po tayo sa Kanya. Kaya hindi dapat na panghinaan ng loob o kaya ay magalit dahil sa mga iyon. Ang Panginoong Hesus ay naging tahimik lamang po. Kagaya po siya ng isang tupa na dinadala sa katayan. Nung siya po ay inalipusta, siya po ay hindi gumanti. Nung siya ay tinakot, hindi rin po siya tinakot. Hindi sila tinakot ni Jesus, kundi tumawag ang Panginoong Jesus sa Panginoon na humahatol ng matuwid. At kung titignan din si Abraham, nagkaroon din siya ng iba't ibang mga pagsubok. Ngunit sa Hebrews chapter 6 verse 15, sabi, kahit si Abraham nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Nagkaroon po siya ng pagsubok na ialay ang kanyang tanging anak bilang handog na susunugin noon. Nagkaroon po siya ng maraming mga kahirapan din sa kanyang buhay. Gayunpaman, natanggap niya ang pangako mula sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya na umaasa lamang sa Diyos hanggang sa wakas at nagtiyaga po talaga siya. Kasi Hebrews chapter 6 verse 12, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magmamana ng mga pangako. Dapat nating tularan ng mga propeta sa lumang tipan, ang mga taong naunang sumampalataya, ang mga banal sa bagong tipan, at ang mga taong tumanggap ng pangako mula sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya at pagtiyaga. Gayon din, dapat nating tularan ng Diyos at si Kristo upang mapagtiisan ng mga kahirapan at mga pagsubok. Sa katapusan, ang pangako mula sa Diyos, mayroon po, tayo po ay kanyang pagpapalain. Tingnan din po natin Hebrews chapter 10, verse 34 to 36. Hebreo chapter 10 verse 34 to 36. Sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibhasa inyong nalalamang mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Verse 36, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong magampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Sa verse 34, sinabi po na sapagkat kayo nahabag sa mga bilanggo. Dito po sa 36, kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong magampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Sa verse 34, kung babalikan, kayo nahabag sa mga bilanggo. Maraming mga banal noon kasi sa sinuunang church ang kadalasan na ibinilanggo
dahil sa kanilang mga buhay pananampalataya habang nagbabahagi sila ng ebanghelyo. Pagkatapos, ang ibang mga banal ay nahabag sa kanila. Gayun din, palagi po itong nangyayari noong mga panahon na iyon na sila ay nananakawan ng kanilang mga pag-aari, mga kalakal at kung anumang mayroon sila noon. Ngunit masaya nilang tinanggap ang mga ganito. Sa mga himno po na ginawa ni Martin Luther, mayroon pong lyrics na sabi niya, "Ang prinsipe ng kadiliman ay mabangis, hindi kami matatakot sa kanya. Ang kanyang galit ay kaya nating mapagtiisan," sabi po. "Dahil kasama ko ang aking Panginoon. Kaya kung nais mong kunin ang lahat sa akin, kunin mo na lahat. Kung nais mong kunin ang aking mga mahal sa buhay, kayamanan, karangalan, kapangyarihan at aking buhay, kunin mo na ang lahat ng mga ito. Ang lahat-lahat ko ay para sa aking Panginoon." Kaya bakit niya isinuko ang lahat ng mga bagay na nabibilang sa sanlibutan? Sapagkat mayroong walang hanggang kaluwalatian. Ang mga Kristiyano ay hindi narito para sa kapayapaan, karangalan o sa kaluwalatian ng sanlibutang ito. Sapagkat ang ating pag-asa ay nasa kapayapaan at walang hanggang kaluwalatian na ibinibigay ng Diyos. At dahil dito mapagtitiisan natin ang lahat, kahit na tayo ay nasa sanlibutang ito o kunin man sa atin ang ating mga pagmamay-ari. Mas maigi na magalak tayong tumatanggap o tinatanggap ang pagnanakaw sa ating mga kalakal sapagkat ang ating walang hanggang kalakal ay naroon sa itaas po, naroon sa langit. Kaya hindi tayo panghihinaan ng loob. Kaya sa verse 35 sa Hebrews chapter 10, "Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala. Hindi tayo dapat panghinaan. Ano man ang kahirapan, kailangan tayong magtiwala lamang na may dakilang gantimpala." Roma 8:17, "Kung tunay ang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalatiin naman kasama niya." Sa verse 36, "Sapagkat kailangan niyo ng pagtitiis, upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako." Alam niyo po, totoong kailangan ninyo ng pagtitiis. Opo, kailangan ng pagtitiis, pagtsatsaga at pagtitiis, sapagkat ang pagkakaroon natin ng kahirapan ay kalooban ng Diyos. Upang maganap natin ang kalooban ng Diyos, lagi tayong mayroong mga kahirapan, mga pagsubok at mga pag-uusig. Upang maganap natin ang kalooban ng Diyos, mayroon naman tayong mga pangako ng Diyos. Napakarami pong mga pangako. Kasama na po ang pangako sa Matthew 6:33. "Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Revelation 3 verse 10, "Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating." Sa Revelation 2 verse 10, "Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay." Napakaraming pangako, laging sumusunod ang kanyang pangako sa atin. Sa Luke 8 verse 15, "At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan nito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Ang mga binhi po na nahulog sa tabing daan ay ang mga taong maligayang tinanggap ang salita ng Diyos, ngunit nahulog nang sila ay dumanas ng mga kapigatian, kahirapan at pagdurusa. Ngunit ang binhing nahulog po sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita ng mayroong mabuti, matapat at pusong nagnanais at pagkatapos nito ay nagkaroon ng tiyak na pananampalataya. Dahil dito, nagbunga ng pagtsatsaga sa pamamagitan ng pagtitiis hanggang sa katapusan." At iyon, iyon po ang maaaring maging katibayan ng ating pananampalatayang mayroong pagtitiwala. Sa pamamagitan ng ating pananampalatayang may pagtitiis, maaari tayong magbunga ng mabuting bunga para sa Diyos. Ang pagtsatsaga ay napakahalagang bunga po. Ang ating pag-asa ay sa Diyos. Hindi tayo maaaring magkaroon ng walang pag-asa, walang hanggang pag-asa sa mundong ito. Hindi tayo maaaring magumon sa mundong ito. Hindi tayo dapat mag-alala sa mga bagay ng sanlibutan ito. Kahit na mayroong hindi patas na nangyayari sa atin, tandaan alam po ito ng Diyos.
Kailangan muna nating marinig ang Ebanghelyo at maunawaan ng ibang ang biyaya ng Diyos upang tayo ay magbunga sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos sa kanyang paggabay, pangunguna niya sa atin sa anumang kahirapan, kapigatian at sa mga pag-uusig at mga pagsubok sa pamamagitan ng mga panalangin at pagtiyaga. Hanggang sa katapusan po, ang magtiis hanggang sa wakas ay ang bunga ng pagtiyaga. Sa Panaghoy 3 verse 26, sabi po, mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Kaya dapat po tayong umasa sa pagliligtas ng Diyos. Ang kanyang tulong, maghintay ng tahimik kahit na anumang kapigatian at kahirapan ang ating maranasan. Dito ang maghintay ng tahimik ay ibig sabihin po magtiis. Kung dumating ka sa maliit na kaguluhan at sinabi mong mamamatay na yata ako at hindi mo alam kung ano ang gagawin at hindi mo kayang tiisin ang hindi magalit kapag nagdurusa ka dahil sa kawalan ng katarungan, dapat po ay huwag mo po itong gawin. Ito po ay dahil kasama mo ang Diyos. At kung kasama mo ang Diyos, anong problema? Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 4. Sabi, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging ganap at sakdal na walang anumang kakulangan. Kaya inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Alam niyo po ba ang salitang ito? Magtiis hanggang sa huli, hanggang dulo. Maging matiisin, pagkatapos na magtiis ng kaunti, yung iba nagsasabi, hindi ko na kaya. Hindi ganyan ang pagtitiis. Kapag nalubos ang gawa ng pagtitiis, sabi, upang kayo'y maging sakdal. Ibig sabihin po, ang maging sakdal ay ang ating espiritual na personalidad. Ang ating pag-uugali ay higit na mas nagiging sakdal gaya po ng sa Diyos. Kapag may pagtitiis, magiging sakdal at ganap. Ibig sabihin po nito na ang lahat ng bagay ay nakakamit, na walang anumang kakulangan. Kaya ang pagtitiis at pagtiyaga ay proseso ng mas pagiging sakdal sa pamamagitan ng pagiging kagaya ng katangian ng Diyos. Kaya dapat kang maging matiisin hanggang sa huli. At pagkatapos, ang katauhan ni Kristo ay mabubuo sa iyo at magagawa mo ang gampanin bilang miyembro ng katawan ni Kristo, ang Church. Sa Church, si Jesus ang ulo. Tayong lahat ang katawan. At ang bawat isa ay bahagi nito. Kapag ang ulo, halimbawa, ay nag-utos kahit napagod ang katawan, nahihirapan at may isang bahagi na masakit, ito ay sumusunod sa utos ng ulo. Ganito po ang pagtitiis. Kailangan kong pumunta roon, pero yung binti ko ay nag-aalangan dahil masakit ang binti ko. O kaya naman kapag nakasara ang mata ko dahil sa antok, kung ganun, paano magagawa ang kalooban ng ulo? Kung antok na, hindi makakilos. Kapag tunay ng nakamit ang pagtitiis, ang ating espiritual na pagkatao, ito po talaga ay nagiging perpekto. At pagkatapos ay matutupad natin ang ating gampanin, gawain bilang bahagi sa Church. Kaya kailangan mong pagbutihan, kahit gaano man kahirap, mga pagsubok, may mga suliranin, kailangang harapin. Ang makamitang pagtitiis, talaga pong napakahalaga po nito sa ating buhay Kristiyano. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 4, sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis, yan po ang sabi. Itong iglesia sa Thessalonica ay tinanggap ang Ebanghelyo sa gitna ng maraming pag-uusig at kapigatian. Sa 2 Thessalonians 3 verse 5,
2 Thessalonians chapter 1 verse 4 at mga sumunod na talata, sabi, ano pat ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatang inyong tinitiis. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong puso sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo. Sabi po, patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo. Papasukin nawa tayo ng Diyos sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo. Gawin nawa ito ng Diyos. Ang pag-ibig po talaga ay matiisin. Hindi pag-ibig ang kawalan ng pagtitiis. Ganito rin ang ginagawa ng mga hayop sa pagpapalaki ng kanilang anak. Ang mga hayop, nagkakaroon sila ng ilang anak, ngunit may ibang mga hayop na lumalapit at sinusubukang kainin po ang kanilang mga anak. Yung mga anak nila ay kawawa, kaya yung nanay, siya po ay aatake. Lalabanan po niya yung ibang hayop upang ipagtanggol ang anak hanggang sa huli. At upang mapakain ang kanyang mga anak, pinapakain niya ito kahit na wala na silang pagkain para sa kanilang sarili. Kaya marami po tayong matututunan mula sa mga hayop na ito. Maraming mga aral na makikita sa pamamagitan ng mga hayop na ito. Ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagan kay Kristo ay dapat po talagang mangyari na may pagtitiis sa ating buhay. Kaya sabi, patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo. Ibig sabihin, dapat itong matupad. Pagtitiis at pagtsatsaga, ibig sabihin po ay hindi tayo nagmamadali o pinanghihinaan sa kahit na anumang sitwasyon meron tayo. Ito ay puso na umaasa sa kalooban ng Diyos at nagtitiis. At habang umaasa sa kalooban ng Diyos, sa kanyang gabay, dapat tahimik lang tayo, hindi nagbabago at patuloy. Tingnan din po natin sa Hebreo chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, mula verse 1 hanggang verse 3, babasahin ko po. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harap natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag manghina o manlupaypay. Sa Hebrews chapter 11, nakasulat po doon ang tungkol sa mga naunang mananampalataya. Ipinaliwanag ang tungkol kay Abel na inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Binanggit din si Enoch, lumakad kasama ng Diyos at binigyan ng kasiyahan ng Diyos, kaluguran sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pagtitiis at pananampalataya ng mga propeta at pagkatapos nito, dito ngayon sa chapter 12 sa Hebrews, sinabi po na yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Noong mga panahon pong iyon ay mayroon pong mga amphitheater. Lumalaban po noon ang mga manlalaro sa arena at maraming mga saksi na nakapaligid sa kanila. Tinawag sila ng Biblia ng mga saksi. Gayun din ang mga banal na nabuhay noon at ang Diyos ay nanunood din. Nagmamasid na maging ang Panginoong Hesus mula sa pasimula hanggang sa dumating siya sa mundong ito at namatay doon sa krus. Muling nabuhay, umakyat sa langit at paulit-ulit na nanunood. Pagkatapos sa panahon ng bagong tipan, maraming mga banal, apostol at mga lingkod ng Panginoon ay nanunood din. Kaya tayo ngayon ay napapalibutan din ng gayong kakapal na bilang ng mga libong tao na nakatingin sa atin sa ating takbuhin sa Christian life.
Sila po ay naninood sa atin. Kaya kailangan po natin itong pag-isipan. Alam niyo po, kayo po ba ay takot lang na mahuli sa CCTV? Hindi nito nakukunan ang mga bagay kung saan tayo magaling, kundi nakikita nito kung saan tayo masama. Nakikita ng Diyos po ang lahat ng mabuting bagay na ginawa natin, maging yung mga maling bagay na ginawa natin. Lahat po. Hindi ko alam kung 10,000 o milyon, ngunit ang kanilang paningin ay nasa atin, yung mga saksing banal, at pinapanood nila tayo mula sa simula hanggang sa wakas. Sa ating takbuhin, mayroong makapal na bilang ng mga saksi ang nakapalibot sa atin. Ang mga naunang mananampalataya po ito at mga banal na nabuhay noon. Kaya kapag tumakbo ka, alisin mo ngayon ang pabigat at mga kasalanang madaling bumibitag sa atin. Kailangan mong alisin ang lahat ng mga bagay na nakakasagabal. Mga pabigat, alisin yan lahat. Mga bagay na hadlang sa daan. Ano? Ang mga ito? Ito po yung mga kasalanan na madaling bumibitag. Pabigat yan. Kayabangan, pagkamakasarili, pagmamataas, walang kabuluhang karangalan ng sanlibutan, kasakiman, at iba't ibang mga kasalanan na madali pong bumibitag ay dapat po nating itabi. Dapat po natin itong iwaksi. Anumang bagay na nakakahadlang sa ating takbuhin sa Christian life, dapat alisin po at iwaksi. Ngayon po, sa Tokyo Olympics, nanonood po tayo sa TV, tama po? Napanood natin na sa loob ng 5 taon, ang mga atleta ay talaga pong nag-iinsayo at naghahanda para sa paligsahan na ito sa Olympics, at sa palaro ay lumalaban sila ng kanilang buong lakas upang masungkit yung pong medalya. May gold medal, silver, at bronze. Pero kung pag-iisipan natin, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:25, may corona po na may pagkasira. Sabi naman ng iba, ang medal ay piraso lamang ng bakal. Tama po? Siyempre, kinakamit nila ito para sa karangalan. Ito'y nagiging dangal ng kanilang pamilya at marami pang mabuting bagay. Ngunit para mangyari ito, lumalaban sila sa palaro gamit ang kanilang buong kakayahan. Tama po? At maraming mga tao sa buong mundo ang nanonood sa kanila na bukas yung kanilang mga mata. Pinapanood po sila yung kanilang laro. Ngayon, paano naman po tayo? Tayo po ay mga mananakbo at mayroon po tayong karera. Dapat po nating itabi ang mga pabigat at mga nakakatisod na mga kasalanan. Itabi yung kagustuhang makilala, pagmamataas, pagnanasa, mga kasalanang madaling bumibitag sa atin. Paano nga po tayo tatakbo bilang Kristiyano kung mayroon tayong ganitong mga kasalanan? Kaya sabi, tumakbo tayong may pagtsatsaga sa takbuhing inilagay sa harap natin. May pagtsatsaga, sabi po. Kahit na mamamatay po tayo paglampas natin sa dulo, dapat po natin gawin ang ating makakaya hanggang sa huli. Alam niyo po, nakakita po ako ng karera noon. Habang ang mga lalaro ay tumatakbo sa abot ng kanilang lakas, yun po yung 100 meters, isa po sa kanila ay umika-ika at bumagsak. Sa tingin ko po ay napatid yung litid sa kanyang kanang binti. Kaya bigla po siyang paika-ika. Subalit siya po ay muling tumayo. Hanggang sa dulo, siya po ay tumakbo, patuloy po, hanggang makarating po siya sa dulo. Masasaksihan po natin ang ganitong mga kaganapan paminsan-minsan. Kung sumuko po siya doon, hindi siya magiging makakarating sa huli. Sa tingin ko po, ay sinabi niya sa sarili, ayos lang na maging huli. Hanggang sa dulo, maglalakad ako. Dahil ako ay isang manlalaro. Ito po ay ang pagtsatsaga na kahit masakit ang kanyang binti, nauubusan ng hininga at halos mamatay na, nagpatuloy po siya. Kaya sabi, tumakbo tayong may pagtsatsaga sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Itong takbuhin ito ay inilagay sa harapan natin.
Sa Philippians chapter 3, sabi po ni Apostol Pablo, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sinasabi sa atin ng Panginoon na may corona. Dalian mo at kaya mo yan. Tignan natin si Jesus na siyang may akda ng ating pananampalataya, nagpapasakdal ng pananampalataya. Si Jesus ang Panginoon ng ating pananampalataya at ng ating buhay. Hindi lang po tayo niligtas ng Panginoong Jesus, kundi kasama rin natin. Palagi siyang nariyan upang gawin tayong sakdal. Ginagawa din ni Jesus na maging kagaya ng kanyang puso ang ating puso at maging ang ating buhay. Kaya gaya ng ating Ama na nasa langit na sakdal, ginawa po ni Jesus ang gawain na siyang magpapasakdal naman po sa atin. Siya po ang nagpapasakdal sa atin, kaya pagmasdan natin si Jesus. Siyang tagapagtatag, nagpapasakdal ang ating pananampalataya. Ibinigay ni Jesus ang kaluwalhatian sa Diyos, iniwan ang kanyang kalayaan at kapayapaan, at dumating sa masamang mundo upang iligtas ang mga makasalanan. At siya po'y nagdusa ng lahat ng pagdurusa, lumakad gaya ng mga makasalanan. At kahit na siya ay inosente, siya ay hinatulan ng kamatayan. Siya po'y sinumpa, binugbog, sinampal, nagbuhat ng krus, nagsuot ng koronang ipinako sa krus, nagdusa ng lahat ng uri ng pag-alipusta bago mamatay. Pagmasdan natin siya. Gaya po ng pintor na gumuguhit ng isang modelo sa canvas upang mailagay natin ang Panginoon sa ating puso at buhay, dapat po nating ipirmi ang ating mga mata sa Panginoon. Gaya po ng pagtingin ng isang pintor ng maigi sa kanyang obra maestra. Kaya dapat tumingin tayo, pagmasdan natin si Jesus. Gaya ng mga mananakbong tumatakbo na ang kanilang mga mata ay nakatuon tungo po sa dulo. Sa palagay ko ay hindi man lamang sila kumukurap habang tumatakbo po sila. Opo, dapat din po nating pagmasdan si Jesus. Hindi po natin dapat ibilang ang ating atensyon o ibaling ang ating atensyon sa iba. Pagmasdan lamang si Jesus na siyang may akda at nagtatago, nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Ibig sabihin po nito ay ang kaluwalhatian ng Panginoon pagkatapos ng kahirapan sa krus, yun ang tignan natin. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, sabi po, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan. Hindi inalintana ng Panginoong Jesus ang kahihiyan para sa ating kagalakan. Siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya pagkatapos pagdaanan ng Panginoong Jesus ang mga kahirapan, siya po ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya pagmasdan natin si Jesus. Dapat po nating isipin na tayo ay papasok din sa ganung kaluwalhatian pagkatapos ng mga kahirapan. Wala ba tayo ng ganitong pangako? Kaya sabi, isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina umanlupaypay. Gaano karaming tao po ang nag-aklas sa Panginoon, subalit nagtiis ang Diyos hanggang sa dulo para sa kanila. Kaya sabi, upang kayo huwag manghina umanlupaypay. Nauna pong magtiis ang Panginoon hanggang sa wakas. Yan po ang pag-tsatsaga. Sa pamamagitan po ng pag-tsatsaga, tayo po ay nag-umagbubunga. Gaya ng Panginoon, sabi sa James chapter 5 verse 7, maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Maging matyaga raw hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Paano kung ang huling mananakbo ay sumuko sa kanyang pagtakbo sa harapan ng kanyang tagumpay? Kaya pinapalakas ng Panginoon ang loob natin. Sabi niya, takbo, gising, maging matyaga ka. Silang mga nagtsatsaga sa mga kahirapan ng Panginoon at nagditiis hanggang sa wakas, sila rin po ang papasok sa kaluwalhatian. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Pagtiyaga po ay bunga ng Espiritu na dapat nating makuha bilang mga Kristiyano. Nais ng Espiritu Santo na ibigay po ang bungang ito sa atin. Wala po tayong mga gayong kahirapan gaya ng mga sinaunang iglesia. Subalit marami pa rin pong pagsubok at kahirapan na dapat nating kaharapin sa panahon natin, sa personal na buhay at maging sa loob po ng church. Kung magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos hanggang sa wakas, magtitiwala na ang Diyos ay kasama natin at magtitiis hanggang sa kaluwalhatian sa langit sa dulo, ang atin pong pananampalataya ay dahan-dahan po talagang mapapasakdal ng may pagtsasyaga at tayo ay magiging karapat-dapat na makibahagi po sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat po tayong magtiis hanggang sa huli sa personal o sa mga bagay man na may kinalaman po sa church. Dahil pinapanood po tayo ng Diyos, tandaan po natin, kaya gaya ng mga Olympics, na mga manlalaro sa Olympics ay tumatakbo para sa huling tagumpay, dapat din po tayong tumakbo hanggang sa dulo. Dahil tayo po ay mga taong nakatingin sa walang hanggang kaluwalhatian, hindi sa mga bagay ng sanlibutang ito. Tayo po ay lumbos na umaasa para sa bunga ng Espiritu na magtiis hanggang sa huli. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin namin amang Diyos, ang Panginoon na nagligtas sa amin sa huling panahong itinakda ng Diyos, ang pagtatapos po ng panahon ng biyaya at ang nalalapit na araw ng galit at puot ng Diyos, nalalaman po namin na kami po ay naligtas dahil sa pagtiyaga, kagandahang loob, biyaya at habag ng Diyos. Ang Panginoon ay siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan at nag-iwan sa amin ng halimbawa na maging matiyaga. Kami man po, kahit anumang kahirapan at pag-uusig, hayaan po ninyong magtiwala kami na ang Diyos ay kasama namin upang magawa po naming malampasan lahat ng mga kahirapan. Tulungan po ninyo kaming magawa ang inyong banal na kalooban ng may pagtiyaga, ipangaral ang Ebanghelyo at maisakatuparan ng banal na gawaing ipinagkatiwala po ninyo sa amin nang sa ganoon ay maging karapat dapat po kami sa kaluwalhatian sa araw na kami na po ay tatayo sa harapan po ninyo sa darating na panahon. Ingatan niyo po ang Iglesia, maging ang mga kapatiran, sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihan po ninyong kamay. Pakiusap po, gawin po ninyo na ang pandemyang ito ay matapos na sa lalong madaling panahon upang magkaroon po kami ng pagkakataong malayang maipangaral ang Ebanghelyo, magkaroon ng fellowship at magkagawa para sa Diyos sa huling araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.